kulog, kumikidlat, panay ang ulan, perwisyo ang dulot, pero mabait talaga ang Diyos at ang kalikasan. Dahil ang masamang panahon, may hatid pa ring grasya. Sa tambakan ng basurang ito sa Dagupan City sa Pangasinan, talagang may pera sa basura. Yun nga lang, punit-punit na. Dito pala kasi itinatapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga retaso at reject na inimprenta nilang pera. Pero ito ang talaga namang nakakamangha. Mula sa mga retasong pera, may umusbong na grasya, mga kabuti o mushroom. May kulay puti na parang payong. Meron ding kulay itim sa tuktok. Isa sa mga unang nakadiskubre ng mga kabuti ang basurerang si Aling Carmelita. Dahil hindi naman daw siya maselan sa pagkain at lamang tiyan din naman daw ang mga kabuti, agad niya itong niluto. Mananam yung uong. Ilalasa ko doon sa balatong. Saka yung utong yung agayap. Matamis. Gayunman, ingat sa pagkain ng mga kabuti dahil hindi lahat sa mga ito pwedeng kainin. May mga kabuting nakalalason. Minsan ang kabuti ay nakakalason depende sa kung saan ito tumutubo. Kaya dapat may mga eksperto tayong kinukonsulta kung yung kabuti bang tumubo dito ay pwedeng kainin. Pero paano nga ba nangyari na may tumubong kabuti mula sa mga punit-punit na pera? Ang perang papel kasi gawa sa abaka at cotton. Kapag nabasa at na-expose sa init, pwede itong tubuan ng amag o fungi. At sa pagkakataong ito, kabuti. Ngunit dahil kada buwan, 5 toneladang retaso at reject na perang papel ang itinatapon ng Central Bank sa dump site na ito na may katumbas ng halagang humigit kumulang 10 billion pesos. Naisip daw ng Waste Management Division ng Dagupan na gamitin ang mga retaso at reject na perang papel para sadyain ng magparami talaga ng kabuti. Tapos isusunod na ipapail ngayon itong apple leaves. Maganda itong apple leaves kasi maliliit, madaling ma-decompose. Pwedeng maging isang raw material upang makapag-umpisa ng isang mushroom culture. Ang mushroom ay isang fungi. Tinatayang may 16,000 na uri nito at halos 13,000 o karamihan sa mga ito pwedeng kainin. Kabilang na ang Matsutake mushroom ng Japan, isa sa pinakamahal na kabuti sa buong mundo. Nagkakahalaga ng halos $200 o mahigit 8,000 piso kada kilo. Nagagamit din sa ibang bansa ang mga kabuti bilang pampaganda at gamot. Dito sa Pilipinas, ilang uri rin ng kabuti ang pinararami, katulad ng oyster. Pero paalala lang po muli, hindi lahat ng klase ng kabuti ligtas kainin. Lalo na kung ang tinutubuan ng mga ito, kontaminadong mga lugar o yung may kahalong kemikal.